Ito si Jose, isang farmer. At ito naman si Maria, na isang housewife. Mag-asawang bumuo ng pamilyang may malalim na koneksyon sa kanilang religion at member sila ng United Pentecostal Church. May siyam silang anak, pero ang bunso nila ang isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Walang iba kundi si Pastor Apollo Quibuloy. Pinanganak siya sa Davao City noong April 25, 1950. Mula pagkabata ay nakitaan na siya ng malalim na interes sa spirituality at religion. Mapapansin ang pagiging curious niya sa discussions about faith and theology. Nung 14 years old siya ay nakaranas daw siya ng mga divine visions. Nakikita niya daw ang mga sakunang mangyayari, lalo na ang end of the world. At meron siyang nakikitang mga mensahe mula sa ating tagapaglikha. Ang mga visions niyang ito ay naging guidance niya at mas nagbigay ng malalim na koneksyon sa kanyang spiritual na pananampalataya. Ang kanyang spiritual awakening na to ang nagpasimula ng kanyang journey towards becoming religious leader. Para mas magkaroon siya ng malalim na understanding about his faith, nag-enroll siya sa United Pentecostal Bible Institute para mag-aral ng theology and biblical teachings. Then, noong 1972, he graduated and quickly became active in church leadership. 1974, na-appoint siya as National Youth President of United Pentecostal Church in the Philippines, isang posisyon na mas nagpalawak ng kanyang influence sa kabataan. Although naging maganda ang leadership niya sa kanyang posisyon, ay madami siyang naging conflict sa church authorities. Dahil sa kanyang mga interpretation sa scriptures at ang lumalaki niyang paniniwala na siya ang divinely appointed son. 1979, na-expelled siya mula sa United Pentecostal Church dahil sa sunod-sunod na di pagkakaintindihan sa doctrine at leadership style. Matapos ang ilang taon na conflict sa United Pentecostal Church, ay itinayo niya ang kanyang sariling religion na Kingdom of Jesus Christ noong 1985. He proclaimed himself the appointed Son of God, isang title na naging sentro ng kanyang identity at ministry. Mabilis na dumami rin ang followers niya, lalo na sa Pilipinas, dahil sa kanyang charismatic preaching styles at sa di umano'y mga milagro niyang nagagawa. Mas napalaganap pa niya ang kanyang mga mensahe nung nilagay niya ito sa TV at radyo, dahil noong 1990, he founded the Sunshine Media Network International. For the past years, patuloy ang paglaki ng kanyang followers. Umabot na rin ito sa iba't ibang bansa at ibang lahi. Dahil sa bukod sa pangakong divine salvation ng kanilang religion, ay nagbibigay din sila ng iba't ibang tulong financial sa mga miyembro, tulad ng educational and hospitalization assistance. Their organization are also active in charitable events. Meron din silang napakalawak na compound na umaabot sa 30 hectares at may project na sungkitin ang titulong may pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na pinangalan ng Kingdom. Mapapawaw ka talaga kung anong meron sa kanilang organization. Hanggang sa lahat ng ito ay napuno na ng kontrobersya. Dumami ang lumabas na masamang balita na ginagawa ng kanilang simbahan. Isa na daw dito ang paglilimos ng kanilang mga membro in form of asking donations. At umabot na rin sila sa iba't ibang bansa. Maraming mga netizens din ang nag-expose sa kanila sa social media. Mismo si Pastor Apollo Quibuloy ay binalot ng mga allegations of financial misconduct, human trafficking, and abuse. 2019, ang US Department of Justice charge him related to trafficking. Sinasabing ginagalaw niya daw ang mga batang babae bilang parte ng pagsiservisyo nila sa kanya bilang appointed son of God. Pero lahat ng ito ay itinatanggi ni Quibuloy. Ito ay paninira lamang daw sa kanya. And now, pinaghahanap na siya ng mga kapulisan dahil may inihaing warrant of arrest sa kanya na may patong na 10 million pesos reward sa makakapagturo kung nasaan siya. Dahil dito ay nagkaroon mismo ng kaguluhan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga kapulisan laban sa supporters ni Pastor Apollo Quibuloy. Well, sana maging maayos pa rin ang lahat at mangibabaw kung ano ang katotohanan. Yun lang, share ko lang. This is a friendly reminder, your friend that reminds.